Naplano mo na ba ang mga gagawin mo 1 week bago ang board exam? Ano ba ang mga kailangan mong gawin in your final preparation? Sa video na to, i-discuss natin ang 10 things which you should do 1 week before the board exam. So pay attention. I'm Engineer Charvin and this is Top Notcher Tips PH, giving you tips and advice on how to prepare and pass the board exam. And this video is about the 10 things you should do 1 week before the board exam. So ano nga ba ang mga dapat mong gawin sa huling linggo bago ang board exam? Number 1 is to refresh your knowledge. Ito na ang time para i-refresh mo lahat ng inaral mo sa loob ng ilang buwan para sa board exam. Mas importante ang mag-focus ka na mag-refresh ng mga inaral mo kaysa mag-aral ka ng mga bagong topic. Kasi it takes time to master new topics at time ang malaking kalaban mo dito dahil limited na lang ang meron ka. Pero 1 week is enough para i-refresh mo lahat ng naaral mo na. Pero paano mo naman gagawin yan? How should you study 1 week before the board exam? That will be the topic of my next video na i-release ko soon. So let's go to number 2. Ang pangalawang dapat mong ginagawa 1 week bago ang board exam is to adjust your sleep schedule. Sa araw ng board exam, kailangan mong gumising na maaga para siguraduhin hindi ka malalate at para makapag-prepare ka ng maayos bago ka pumunta sa venue. Mostly, 8 a.m. ang start ng board exam. So dapat nandun ka na before 7 or pwedeng mas maaga pa. The earlier, the better. Kung bibiyahe ka pa, dapat 6 a.m. pa lang, nakalabas ka na ng bahay, lalo na kung malayo pang panggagalingan mo. Noong nag-board exam ako, 3:30 pa lang na madaling araw, gising na ako. Ganun kaaga. So dapat, sanayin mo ng sarili mo na gumising na maaga para hindi ka masyadong mahirapan. At least 1 week before the board exam, dapat ina-adjust mo na ang sleep schedule mo. Matulog ka ng maaga at gumising ka din ng maaga. Number 3 is to rest and to relax. Kailangan i-condition mo ang katawan mo bago ka mag-board exam. Kasi kung nasa magandang kondisyon ang katawan mo, nasa magandang kondisyon din ang utak mo. So mas makakapag-isip ka ng maayos. Kailangan mo ng tamang pahinga at sapat na tulog. During the week before the board exam, it's very important to have enough sleep. Kasi sa gabi bago ang board exam, mahirap makatulog. 99% of the time, mapupuyat ka to some extent. Pero kung nakatulog ka naman ng maayos during the previous days, okay lang. You will feel good sa araw ng board exam. Pero kung 1 week ka nang napupuyat, ewan ko na lang. Siguradong meron na yung epekto sa performance mo. So kung malapit na ang board exam mo, matulog ka na ng maayos ngayon pa lang. Dapat nagre-relax ka din. Umiwas ka sa sobrang stress para hindi ka ma-burn out. Number 4 is to take care of your health. Alagaan mo ang sarili mo. Ingatan ang kalusugan, lalo na kapag malapit na ang board exam. So ayaw nating magkasakit sa mga araw ng board exam. Dahil kung sakali, baka hindi ka pa makapag-take ng board exam kapag nagkasakit ka ng malala. So it is very important to take care of your health through proper sleep, proper diet, and proper exercise. Number 5 is to talk to your loved ones. Napaka-importante din ng emotional well-being natin, lalo na kapag malapit ng board exam, dahil sa pressure na na-experience natin. So we also have to take care of our emotional needs. You don't have to be alone. You can seek the support of your loved ones. Kung pwede, you should spend time with them. Pero kung hindi naman, at least talk to them. Kausapin mo sila. Tawagan mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, or other family members na malapit sa'yo. For sure, katulad mo, kinakabahan din sila sa magiging resulta ng board exam mo. Kaya malamang, gusto ka rin nilang makausap. So don't isolate yourself. Reach out to your loved ones. Kung gagawin mo yan, you will feel a lot better emotionally. Number 6 is to journal. Kung napanood mo na yung video ko na how to overcome nervousness in the board exam, sinabi ko dun na journaling is one of the best ways to reduce board exam anxiety. For sure, kung malapit na ang board exam mo, kinakabahan ka na ngayon. So pwede kang mag-journal para mabawasan or totally na mawala ang kaba mo.
ilabas mo lang lahat ng nararamdaman at naiisip mo by writing them down on paper. So isulat mo lang. Kapag ginawa mo yan, hindi ka na masyadong kakabahan. Hindi lang ito ang gamit ng journaling. You can also use it to inspire and motivate yourself. Pwede mo rin isulat kung ano yung mga reasons mo kung bakit gusto mong pumasa ng board exam. Para kanino ba to? And what if pumasa ka or nag-top notcher ka? Ano ang mararamdaman mo at ng mga mahal mo sa buhay? What are the good things that will happen? So isulat mo lahat ng yan sa papel. Gagaan ang pakiramdam mo at mas magiging motivated ka. Number 7 is to ask for tips and advice from passers. So magtanong ka at humingi ka ng advice sa mga kakilala mo na pumasa na or sa mga top notchers if you have access to them. Gawin mo to para makakuha ka ng valuable information and insights mula sa kanila at para din magkaroon ka ng perspective kung paano nga ba ang feeling kapag mag-take ka ng board exam. So it's a good thing na pinapanood mo tong video na to so that I could also share with you the things that I have learned from my experience in taking the board exam. By the way, kung bago ka lang sa channel na to, I'm a chemical engineer and I'm also a top notcher. Top 6 ako sa November 2018 licensure examination ng chemical engineering. Ang mga tips na binibigay ko are based on research, which means proven by science. Or kung hindi naman, based on my own experience, which means they have worked for me personally. Hindi ako nagbibigay ng mga tips na walang basehan, mga kuro-kuro, or mga pamahiin dahil hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. So kung naghahanap ka ng mga pamahiin, madaming ibang channels dyan na nagbibigay ng mga pamahiin. Pero kung naghahanap ka ng mga proven and practical advice, you are welcome to my channel. It's a good thing na nakikinig ka sa mga tips ko ngayon. Pero mas maganda kung magtanong ka rin sa ibang passers or top notchers. Kasi magkakaiba kami ng mga perspective. For sure, meron din silang mga alam na tips na hindi ko alam. Kaya magtanong ka lang sa kanila. Number 8 is to pray or meditate. Siguro kahit ka hindi ko nasabihin na magdasal ka, most probably ginagawa mo na to ngayon. So other than praying, you could also meditate. Meditation is a good exercise for your brain. It improves your focus, concentration, and mental clarity. And it is also a good way to relax. Kung gusto mong matutong mag-meditate, isearch mo lang dito sa YouTube. Madaming tutorials tungkol dyan. Number 9 is to pack your stuff. Prepare all the things that you need. Ngayon pa lang, gawin mo na yan. Huwag mo nang antayin yung araw bago ang board exam para mag-prepare ka ng mga kailangan mo. Do it now. Ilista mo na lahat ng mga kailangan mo at kumpletuhin mo na as soon as possible. Mas importante pa to kesa dyan sa nire-review mo. So unahin mo munang gawin to. And lastly, number 10 is to visit the venue. Pwede mong gawin to one day before the board exam or pwede rin mas maaga basta meron na kayong room assignment. Importante ang gawin mo to para malaman mo kung paano pumunta sa venue, mga direksyon, mga kailangan mong sakyan at kung gaano ba katagal yung biyahe. Another benefit ng pagpunta sa venue bago ang board exam ay napapamiliarize mo yung sarili mo dun sa lugar kung saan ka mag-board exam para pagdating ng exam day, mas comfortable ka na. Ang tawag dito ay priming. Ginagawa din to ng mga professional athletes bago ang isang importanteng event or competition. Binibisita nila yung venue beforehand. Yung mga runners, pumupunta sila sa track at binivisualize nila ang sarili nila na tumatakbo dun sa araw ng competition. Gawin mo din to. Pumunta ka sa room assignment mo at i-visualize mo ang sarili mo na nagbo-board exam dun. So ito yung mga dapat mong gawin 1 week before the board exam. Number 1 is to refresh your knowledge. Number 2 is to adjust your sleep schedule. Number 3 is to rest and to relax. Number 4, take care of your health. Number 5 is to talk to your loved ones. Number 6 is to journal. Number 7 is to ask for some tips from passers. Number 8 is to pack your stuff. Number 9 is to pray or meditate. And number 10 is to visit the venue of the exam. So these are the 10 things you should do 1 week before the board exam. So sana meron kang natutunan sa video na to. If you find it useful, please click the like button at i-share mo na din sa mga friends mo na mag-board exam. And don't forget to subscribe dahil meron akong mga bagong board exam tips para sa'yo every week. For more board exam tips, visit my channel or i-click mo lang yung mga videos na mag-appear sa screen. Thank you for watching and see you in the next video.